Hi guys, dumating yung order namin sa Shopee. Ang material niya 3D wallpaper, paper, PVC, waterproof. Ito guys, oh. So ang itsura niya, yan ang itsura niya, oh. Ganyan. Tapos ang dimension nito 30 cm by 30 cm. So yan. 20 pieces to. 49 ang isa o per piece. So PVC, ibig sabihin yung material niya is plastic. So ayan, yung nasa likod niya, meron pa siyang ano dito. May plastic pa yan. Pag tinanggal natin, pag tinanggal ko, etong matitira yun yung ididikit dun sa pader. So ano siya, medyo glossy siya, waterproof, tsaka madali siyang linisin. Ito. So ikakabit namin to doon sa may kitchen. Gumamit na rin kami ng wall sticker na foam naman. Yung comparison niya lang, yung sa foam, yung nasa likod niya, papel, no? Paper. Pagbukas mong ganon, pagtanggal paper, adhesive na yung ano niya, yung kanyang surface, yun ididikit na lang dun sa wall. Ang problema nga lang, pagka ganito, pag tinanggal mo, kailan lilinisin mo pa kasi dumidikit yung foam sa wall. Tsaka bibili ka kung ano yung kinabit mo. Tulad nito, puti. Bibiling ka rin ng puti. So ito malaki to guys. Nasa ano to eh. Nasa 50 cm by 70. Parang ganon eh. Ganon ang sukat niya. So mas mahal to. Mga 100 ang isa nito. Yung sa malaki. Sa 3D na foam sticker. Ito. Ito naman sa plastic sticker. Nakat na siya. Parang tiles siya. Yan. Ilalagay namin doon sa ano, ipapakita din namin kung paano idikit doon sa tiles ng kitchen. O doon sa malapit sa lababo. Ayan guys, tatanggalin muna yung ano, pinaka-plastic niya. Yan yung sa adhesive side, yung nasa likod. Tapos, yan, iaakma muna. Sa ibaba na kami nag-umpisa. Yan. Bago nyo i-ano, ipus. Mas maganda nga nakalagay na yung pangalawa. Tapos sa isang diin na lang. Ayan yung pangalawa. Titingnan nyo rin yung design. Ayan. Kailangan salit-salit eh. Ayan. Okay. Okay. Tapos didiin na lang. Madikit naman yan guys. Kaunting diin lang eh. Okay na yan. Ayan. Tapos itong mga gilid. Ayan. Kaganan lang. Ang kamay. Ayan. Ang daliri. Ayan. Ayan. Inidiinan ko lang ng daliri. Ayan. Yung mga kanal niya. Okay. Ngayon, itutuloy-tuloy na namin to. Itong portion na to hanggang doon. Hanggang doon lang sa may outlet na yun. Ayan o.
Okay. Ayan na guys, yung kinalabasan, no? Yung initial na kinabitan namin dito muna sa harap lahat. Ayan na. Hanggang dun sa... Hanggang dito. Tapos meron na rin kami para dito. Yan. Siguro mga hanggang dito na lang muna ang makakabitan namin ito sa lahat ng makikita muna. Yan, okay. Looks good naman. Maganda siya. Yan. Tapos pagka ano pala, pagka yung nagputol kayo, ayan o, nagputol kayo, usually wala naman dikit dito sa gitna. Lalagyan niyo na lang ng ano, ng double-sided tape para magkadikit din tong dalawa. Itong dito sa part na pinagputulan. Okay? Eh na guys, oh. Hanggang dito lang inaabot sa may gilid, pero hindi pa siya natapos. Kinuwenta namin kung ilan pang piraso, mga apat na piraso pa. So order ulit, tapos didikitan pa itong natira sa gilid. So maganda siya guys, mukhang okay naman. Pero ang gilid, yung ano dito sa baba, kailangan ko siguro lagyan ng sealant yung mga ilalim para hindi siya pasukin ng tubig. Yan yung mga ilalim niya. So pagka may time ako, pag lumabas ako po, bibili ako sa hardware ng sealant. Ang bibiling ko na lang yung clear para hindi siya mag-overlap dun sa ano, kahit mag-overlap dun sa design, hindi siya magmamarka. So yun na guys, ang naikabit namin.